Pinoy Flatbed, Nova Scotia. Hello guys, good morning. Andito ako ngayon sa Venture, Baltimore, Maryland, USA. Nag-pick up ako ng mga boat trailers na dadalhin sa Newfoundland, Canada. By the way guys, usap tayo kung paano makakuha ng CDL or Commercial Driver's License or Class 1 sa Nova Scotia, Canada. First, if you are already in Nova Scotia, kailangan mong mag-schooling. Schooling ng Commercial Driver's License kung paano makakuha ng Class 1. At ang eskwelahan ng Class 1 sa Nova Scotia ay nasa Truro. Pangalan niya ay CEC, Commercial Safety College. Mag-enroll ka dyan. Tapos ang cost niyan is siguro mga nasa 10,000 Canadian dollars. Pero meron namang program ngayon ang Nova Scotia government na mag-apply ka ng refer sa kanila na mag-schooling ka para bibigyan kanila ng referral para maging free ka doon sa Commercial Safety College for Class 1. Tapos kung nakapasa ka na sa guys, kung nakapag-schooling ka na, siyempre pag mag-schooling, tinuturo dyan ng sa road sign, road rules, paano mag pre-trip sa truck, paano mag air brake test sa truck, paano mag load securement sa truck, tapos yung paano magmaneho ng malalaking sasakyan sa truck. So, ito, 10-wheelers, meron, minsan merong 22-wheelers. Depende, kasi may mga trailer na 8-wheelers, may mga na tandem, tinatawag nilang tandem na 8 wheels lang. Meron namang tripod na 16 wheels, ganoon. Na meron ding 12 wheels na trailer. Yan. Tapos guys, pag nakapagtapos na kayo sa schooling, ang next step niyan is kukuha na kayo ng class 1. Kasi may referral na kayo sa schooling eh. Ang unang gagawin yan, pupunta kayo sa Access, Nova Scotia Access. Meron sa Halifax, Truro, kahit saan sa Nova Scotia. Tapos, mag-i-exam ka dun ng written exam, which is 3 different types of written exam. Una is yung road test. Second is yung road signs. And the third, the last one is air brake test. Yun. Road signs, so alam naman natin kung nakapagmaneho na tayo ng sasakyan, alam natin ang road signs, yung no left turn, no right. So. Tapos yung road rules, yung siyempre yung bawal uminom sa nagbibiyahe, mga ganun, no? Mga road rules sa daan, marami. Tapos yung sa air brake test naman, mag-i-exam ka doon yung parang trabaho ng mekaniko yan eh. Mag-i-exam, paano mag-adjust ng brake, anong mga diferensya sa mga parte ng mga brake, preno ng truck, preno ng trailer. Oh. Yun ang i-exam doon sa Nova Scotia Access. Kung anong mga cost, no, paano masira, yung sa air brake test exam. Pagka naipasa mo yung air brake test saka eye test, meron pa pala yung eye test doon sa Nova Scotia. May written exam, tatlong written exam, tapos eye test. Bago ka mag-written exam, mag-medical ka pa. Mag-medical ka pa niyan kung okay ka sa mag-drug test. Ano nila? Bago ka maka-take na exam sa Nova Scotia Access. Pag naipasa mo yung written exam, naipasa mo yung exam na yun sa Nova Scotia Access, magbibigay sila na referral nga na mag-proceed ka na sa road test, saka air brake test and pre-trip test. Pag na okay na yun, pag na
pag na okay na yung road test mo, kailangan mag-booking ka pa niyan kasi kailangan ng ka pa ng appointment sa Nova Scotia Access. Mag-set ka pa ng appointment na magpa-road test ka. Pagbalik mo sa Nova Scotia Access, pagka kasi ibang araw na naman yan eh, ibang araw na naman yung road test mo, ibang yung road, yung actual driving. Sa actual driving, unang ginagawa ng examiner, pinapaparking sa'yo yung trailer, tractor, tapos pinapa-pre-trip. Una, pre-trip, tingnan mo yung harapan, yung appearance ng truck, yung engine, yung may mga defective, kailangan ituro mo din itong ito, the tire is good, no signs of damage like that, oh the hose is good, no signs of crack, tapos lahat ang ilaw, windshield, ang salamin, under chassis, tingnan yan, mga gulong yan, wala bang mga fuel leak, yan ang ano sa pre-trip. Tapos pag natapos mo na yung loob, labas, akyat ka na naman sa loob, titingnan na naman nila yung mga instrument panel, kung paano gamitin, wala bang sira, nagana ba lahat. Tapos pag doon sa, bago ka makapunta sa loob, pag ano muna, titingnan nyo muna yung mga glad hand doon sa trailer, kunig, ipaan coupling, saka coupling. Yung trailer, yun ang pag sinabing coupling, uncoupling, yung ikakabit ang trailer, tapos tatanggalin yung trailer, you know, bababa yung landing gear. Pag okay na sa labas, dito naman sa loob, yung air brake test. Yung air brake test, pinapapump ng examiner mo, titingnan niya kung paano ka mag air brake test, pinapumping, tinitingnan yung gauge kung ididiin mo yung pedal brake, kung may singaw ba, kung ilang segundo, ilang minuto ba magbawas ng hangin, ilang minuto ba mag-increase ng hangin, magdagdag ng hangin sa air gauge, gano'n. Pagkatapos doon, sabihin ng examiner, okay na, mag-proceed na kayo sa actual driving. Pero bago niyan, hindi ka naman ipaproceed sa actual driving kung bagsak ka sa pre-trip eh. Bagsak ka sa air brake test, hindi ka nila ipaproceed. O, tapos minsan nangyayari din na pagka road test, may puna sila, minus yon sa ano nila, minus points mo yon. Saka yon ang kadalasan na bumabagsak, mga ganun. Tapos pag meron ka ng class 1 driver's license, hintay ka na lang ng ilang araw para maibigay sa'yo yung class 1 mo. Tapos guys, suggest ko lang din na pag may class 1 ka na, mag-experience muna kayo sa maliliit na trucking operator, mga trucking company. Kung sasabihin natin maliliit na trucking operator or trucking company, yung kukunti lang mga truck nila, gaya ng meron lang silang 5 truck o 10 truck. Kasi sa mga malalaking company dyan sa Nova Scotia, hindi sila tumatanggap ng walang experience. Hinahanap din talaga nila kung may experience ka, o lalo na sa mga winter, ganun, o, winter experience. Pag sinasabi natin malalaking company, yan yung mga kumpanya na meron ng 30 trucks, 50 trucks, or more than 50, or more than 100. Parang ganun, no? Tapos, bago ka nila i-hire. Ngayon naman, meron namang programa ngayon yung Nova Scotia na pwede kang mag-apply sa kanila, nahingi ka ng referral para maging free yung schooling mo sa driving school, yung sa CEC, Commercial Safety College. So, yun guys, sana makatulong sa inyo yung information na to. Bye. Bye.